example. Hindi, ako niya. Gagawin mo dito. Pinak mo dito. United in love, that sharing love to our across Filipinos and everyone here in Macalor, that narito Panginoon Diyos. And hindi lamang sa kami Panginoon Diyos sa session upang magpakita ng Diyos, Lord, that we may masisot kami Panginoon Diyos na merong pagkakaisa, merong pagkaka isa ng hangani, Lord God, merong one motive, Lord God, and that is Lord God, to help our kita nila, Lord, ang kaibahan, Lord God, ng mga kagawa si Yanis Panginoon. Maraming salamat po Panginoon Diyos sa gabi na ito, sa pagkakatipon-ipon, sa mga program, Lord God. Rahan mo nga muna habang kinagamit ito, ay magkaroon kami ng kaisahan Panginoon Diyos upang kayo po ay maluwalhati at papunyan sa gabi na ito, Panginoon Diyos. Maraming salamat din po sa aming bawat bisita, Panginoon Diyos, na narito upang masaksihan ng aming second founding anniversary, Panginoon Diyos. Gabayin niyo po ang bawat isa. Magkaroon po, Lord God, ng kasiyahan. I-enjoy po namin ang gabi nito upang ang bawat sa Lord God ay matuwa, masihan, na knowing, Lord God, this is our second founding anniversary, Lord God. And we all have a gratitude, sir, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa gabi nito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Of course, kahit po andito po tayo sa Macau, even if you stayed here for 8 years, 10 years, more than 20 years, ano po, we will still not forget the presence of Mr. Ariel Castillo. Welcome. Welcome. And of course, the presence of representative of Kung Kabagis. Binabati ko po yung ating pong mga bisita. President po ng ating bisita, Mr. Ariel Castillo. At ang top, si Ati Myla Langayan. At sa ating pong bisita na Kabagis. At sa kay Miss Maribig
Garcia. At sa lahat muna natin ito, also thanks to Mr. Arnaldo Montero, ang husband po ng ating co-founder na si Tita Lilia Montero. Thanks for coming po. So you are all welcome po sa ating celebration ngayon sa ating second founding anniversary po ng ating association. Ako po ay natutuwa unang-una dahil ganyan pa lang natin. Hindi natin maiisip na dalawang taon na pala tayo na magkakasama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nakakasamaan. Siguro po ang ating naging susi lang. Kapag? Pinagawakan niyo ito na kayo. Kaya nakapunan sa inyo? Wala? Really? Good evening po sa inyo lahat. And also, I would like also to acknowledge the presence of our members of the Filipino Community Alliance in Macau, which consists of 30 different associations. The heads of different organizations are here, from the president of the Alumni Ateneo Leadership Alumni, Ms. Marila Langayan. Welcome, ma'am. And the president of the TOPS, which is si Ate Maribik Garcia, together with Ms. Maricas Tiago. So si Ate Maribik po from TOPS is also from Grava Isiah. Yan. Parehen po mo alam. She is also an Robo Isiahana. Hindi nyo naman, ang ganda ko, smile pa lang. Kasama din niya si Ate Ron, si Ate Robo Isiah din yung mga yan. Of course, is nandito din po yung pag-hiting na treasurer at vice president ng BISDAC. No other than Vice President Ariel Castillon. Sir, welcome. And the very supportive Sumba Boots, headed by, ayan na po si Pasha. Wala pa. Baka nagtatayo. Welcome to the members of the Sumba Boots. And as well, also the members of our unang association namin sa Macau. Wala pa yung aming chairman, but some of our members are here. The Kabagis sa Macau. Mga Bagis, welcome. Ano nyo na po ba? Yeah. And of course, our speaker is probably the husband of our co-founder, Tililla, Sir Arnaldo Montero. Thank you for the unending support from the start until up to now we're here. And of course, my kumpare, our supervisor in Hipores, si Pari Rex, nandito din yun. Nakasuporta. Mga isang magandang gabi po sa inyo lahat. And of course, yung mga kapatid po natin sa Siyasi. So, Siyasi, Baruarupa, nandun sila sa gawin nito, meron na sila sa Revolution Lock. May message me na pupunta sila dito mamaya. Meron pa po ba ako hindi na-acknowledge? Johan is here. Yeah, andito din po yung magiging na presidente ng National Council for Solo Parents. Kung kayo po yung mga single na iniwan ng mga asawa. If you are single and then your husband is taken away from others, then you can talk to the president of the National Solo Parent Council, President Johan. And of course, the president of the CACG Macau City Sign. Dito po kayo. Pasok po kayo kasi po, bungad lang yan. Yan, thank you for coming. Yan pala, wala na. So, nakatoka po sa akin kasi is the progress of the station after 2 years. You know, napakadali po kasi mo nagpatag ng isang association. Right? Ang dali lang, kumuha ka lang sa buong tao, yung kumuha, kumuha, kumuha ka ng association. But, it takes, you have to have your goal para maging isang successful association. Pwede naman tayong in every meeting and in every event, makita-kita naman tayo pag-inuman. Kung gano'n din naman gagawin natin without purpose, right? So bakit pa tayo magpapagod ng meeting every month? Kung gusto naman pala natin ay mag-gaglans at mag-inuman. So, tonight, I will give you the progress of the Lobo Isianos in Macau starting from January 2020 up to June 2020. Some of us will be asking, bakit sineselebrate natin yung second founding anniversary? Actually po, mas sineselebrate ang founding anniversary kaysa sa anniversary.
Kung walang founding anniversary, walang anniversary. Medyo na-delayed lang tayo, sinabay lang natin yung anniversary natin kasi yun yung naging outtaking natin sa haksa. Pero sineselebrate talaga yung pagkakatag ng mismong association. Kasi doon nagsimula yung association. Narinig niyo po ba kayo dyan? Okay, so I will give you an update tonight. So we started June 22, 2019. Actually po, bago natin itatag ito, we did ask for permission sa Novoisianos before, headed by founder Tam, to revive this association. Kasi alam niyo naman na napakarami natin dito, and then wala tayong association. So, maraming nag-request, medyo busy lang kami before, from Cavaghi, so nung nagkaroon na kami ng time, and then we started this one. From the very first meeting natin, may umatid na po agad na 30 to 40 members na interesado na kami ng association. So that is, ganon kainit yung naging pagtanggap ng mga tao sa first meeting until nabuo natin yung bylaws. And according to our bylaws, which is I will inform you all, lalo na sa mga bagong members natin. So meron po tayong sinusunod na bylaws. Ang pinaka-importante po sa bylaws natin is yung goals natin. What are the three most important goals of our bylaws? First is the humanitarian. Ano yung humanitarian natin? Humanitarian ano? Kaya sinasabi ko sa inyo, bayad lang kayo ng bayad eh. This is the charity budget natin. So, we all agree with our bylaws na every now and then, we will be having our charity. So, ang target po natin is charity natin is lahat ng mga may members na bayan sa Nueva Ecija is bibigyan natin ng charity. And then from year 2018 along, is nakarating na tayo sa 5 eskwelahan sa Nueva Ecija. Sa Muñoz, sa Rizal, sa Llanera, sa Caranglan, at sa Santo Domingo. Aside from that, sa Santo Domingo is meron din po tayong tinatawag na welfare aid. Pagka ang anak nyo sa tunay, hindi anak sa labas ha, kasama din yung anak sa labas, magulang nyo, biyanan nyo yung hilaw, o biyanan yung buo, is pinapasuhan po natin yan ng welfare aid. So, in 2019 alone, umabot po ang naitulong natin by charity at welfare aid to 400,000 pesos. 2019 alone. So, yun po ang progress natin for the year 2019. How about 2020? Ito na po ang re-report ko within 2020. Kaya nga lang, huwag niyo po ang hanapan na, baka sabihin niyo, may pupit ako dito. Wala po. January nung na-detect yung coronavirus. Alam naman natin yan, di ba? So, nagkaroon ng cancellations of different flights. Nagkaroon ng layout of different workers. Yung mga kababayan nating turista, hindi nakauwi ng Pilipinas. That's why, in Pilcam, we started the project Christmas para sa turista. Dito po nag-start yun. Naging project namin yung Christmas para sa turista. And then after the Christmas para sa turista, may mga different organizations na nagpakain. Alam nila Ate Marip yan. Alam nila mga ibang members yan. And then hanggang sa bumagsak yung donation. So up until now, every Saturday po is nagpapamigay tayo ng groceries sa mga turista at sa mga labor workers. That's why sa cooperation po natin sa PILCAP is nagkaroon po tayo ng first project to the year 2020, which is yung grocery para sa turista. So sa grocery para sa turista po, nagkaroon po tayo ng charity drive dito. Nakakuha po tayo ng 7,000 MOP at napagbigay po tayo ng 100 plus groceries plus 1,000 MOP dun sa mga chikiting na bata. Naalala nyo, yung tiga 100 na binigay natin. So all in all po, is nakapagbigay po tayo
peso sa grocery is inabot po siya ng 42,700 times 6.1. Sa 1,000 naman po is 6,000 plus. And after that, by the month of March, nakapagbigay po tayo ng welfare aid sa mga namatayan or sa mga nakasakit ng 3,285 for the March alone. So that is 20,038 pesos. And yung mga members po natin na nawala ng trabaho, na laid off, na frontliners sa Pilipinas. To acknowledge their hard-working effort para pumasok po ng COVID sa Pilipinas, we decided na magkaroon ng charity for them. Ang tinarget po natin yung hospital is the Talavera General Hospital and then the PJGGMRC, the Paulino J. Garcia Memorial Center. Sa Talavera General Hospital alone, nakapagbigay po tayo ng worth 14,000 pesos of snacks. And for the PKD Cabanatuan City, nakapagbigay po tayo ng groceries, cheese, noodles, cup noodles, ng halagang 39,378 pesos. Sa Talavera po yan, sa Cabanatuan. And for the month of April also, meron po tayong mga tinulungan ng mga members na umabot po ng 3,315 MOP. So that is 20,421. And by the month of May and June, last month po, si Tati po is ang number one, unang recipient natin sa balik ng gagawa na nanggaling siya ng Thailand at bumalik dito. So nabigyan po natin si Tati ng 500 pataka. Si Tati Jimenez. And followed by the welfare aid of 4,560 MOP. So that is 27,800. For all your support for the last 2 years. Gaya po nang sabi ni Vice, OM, kami po ay nagmamanalalaman. Pero kayo ang spare parts ng sasakyan niya. Kung buwan niyo tanggalan ang gulong ng sasakyan, tatakbo ba yan? Hindi. So huwag niyong iisipin na yung membro kayo ng Nueva Ecija is membro lang kayo. Hindi po. Meron kayong ginagampan ng tungkulin dito sa association. Merong Tagaluto. Ha? Merong MC. May officers. May Tagaluto. May tagagawa ng alak. Nakita nyo ba? Busy-busy yung ating mga kaming drinks. Diba? At pinaka-importante lahat. May taga-Sharon Cuneta. Alam nyo ba Sharon Cuneta? Balutin mo ng buhaga. Diba? Ganun tayo. Pag kami natin ang pagkain, balutin. May magbabalot ba ngayon? Pinigising ko lang po ngayon. So, that would be probably the biggest achievement of our association. So, meron po mga pagbabagong malaking magaganap for the next general meeting natin sa meeting. Bibigyan ko lang kayo ng papyaw. Is, ang matatarget po na ito, yung mga members natin na hindi nagbibigay ng welfare aid. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, we started on 180 members. That is the peak numbers. Now we are down to 132. So kung baka pag na-implement natin yung new bylaws na tatarget yung mga hindi nagbibigay ng welfare aid, baka maging 70 na lang tayo. But dito natin makikita kung sino talaga yung may pusong nobles yan. Right? Do you agree with me? Pero kung nagbibigay ka naman sa welfare aid, huwag mong problemahin. Kasi kung nagbibigay ka ng 100 before, mas makatitibig ka pa dito sa magiging, but this is only a proposal. Pero napakaganda pong proposal nitong proposal namin sa inyo for the next. So, again,
That was the overall progress of our association for the year 2020. Maraming maraming salamat po sa mga bisita namin at sa mga nagdarating na bisita pa. Let us all enjoy the night. Meron po tayong mga pag-games, meron tayong mga programa na nakahanda pa dito. So hindi naman ako papahabaan para makakain tayo mamaya and then pagkakain, saka tayo magpatuloy na ng games. So again, enjoy the night. Happy second founding anniversary po. Naka-play na to, pre. Naka-play na. Pre, naka-play na. Requested father's photo camera. Oo, medyo malapit din. Hindi naririnig. Ayun. Ayun to.
naman po natin and barinig po talaga natin yung message na ating ma'am po. I-request po namin to request po. He is the real hero of his children, Jan Ang Tatago. Hey, he's for always there for me no matter what. Yan ang tatay ko. Sana! Kamay-kamay naman yung mga paddles, anong pan-YouTube to, pan-YouTube. Okay, of course, si Sir Monteiro. Happy Father's Day, sir! Hindi ka ano po ang day ang verse. Ano yung buhay siya ang verse? Para sa mga brothers na nangyari. Tagalog talaga, ha? Hindi
honor, di nilayan natin yung Diyos. Give the gift. Release our teachers. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Daddy. Actually, I can say that he's not the best husband, but he's the very, very best father. Yes. Thank you very much. Happy Father's Day. How are you next? Ano po? Ronnie po. Ronnie, nasangga po sa inyo. Nasangga daw po sa inyo. Sige, Ronnie. 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 Happy Father's Day. Congratulations po. At si Pastor po ay bayaran mo ba? Oo, kailan lang po na nalang yung June 4. Very latest father. Makahabo sa Father's Day. Si Kuya Leonard po next. Yes, Kuya Leonard. Ba't alam na yung picture sa kanila? Kasi yung mga na-younger sa atin na walang ginagawa siya. Nakakalay mo naman. Pero ito pa rin sana yung pictures eh. Picture niyo sila every... Picture po ba? Sige, picture. Oo nga, picture dyan, picture. Sayang yung moment natin kung wala tayong captured moments. Ayan, pwede po pakisuot po yung shirt. Pakisuot po yung... Right, next. Posting. Vong daw po, Kuya Vong. Happy birthday. Ano sa Ate Rhea? Do the honor, Ate Rhea. Wala si Rhea! Sa Ate Rhea, oh, that means. Dito, dito, Kuya Rodel. Sabi niya, hindi mo na lahat eh. Dito tayo lahat sa hindi na tatagal. Okay, dito ko tayo sa araw. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Para may picture naman tayo. Ganito, makaba ang sasabihin ko sa'yo. Sige! O, picture, picture. Paan mo? Bakit hindi mo isinama? Okay, next. Happy Father's Day, bro. Cool. Chris po, Kuya Chris. Dito po ba? Lahat ang tinawag nandun. Requesting po, pwede pong lumapit na rin po. Parang hindi tayo masyado nagtatagal. Sagot po naman po ito. Pwede po hindi tayo matapos. Officers, pwede po ba kayo patawag po yung mga fathers? Happy Father's Day, guys. Pasuot ka rin, pasuot ka din. Next. Sigira, hindi. Lahat ang sigira, hindi. Yan po na lang. Next. Kuya Ronaldo po, next.
Ayun, kaya nga ito. Happy Father's Day, kaya rin ha. Chirpy, chirpy, chirpy. Next po, Eli po. Next, Eli. Father's Day, baby. Happy Father's Day, baby. Next up, we have Mark Francisco po. Si Mark. Ayan. Ano si Mark Francisco po? Dami niya nga nakita, sweat. Ay, sweat. Next. We have Marlon po. We have Marlon. Yeah. Boss Renan po. Boss Renan. Boss Renan. Eman, Eman, Eman. Have a Father's Day, Eman. Vice for him. Vice for him. Vice. Happy Father's Day, Vice for him. Picture, next. Kuya Joey Palsanod. Vice for Joey, Happy Father's Day. Next. Kuya Renan po. Yes, Kuya Renan. Picture, picture. Happy Father's Day, Kuya Renan. Sir Arman Francisco po. Advice mo, Arman. Happy Father's Day, advice mo. Happy Chow. Next po si Kuya Jerry po. Happy Father's Day, advice mo. Next Kuya Jerry. Where's Julian? Happy Father's Day. Room additional. Sana. Ano ba? Gusto niya i-foot yung mic, ha? Okay. Happy Father's Day. Ano si Paul? Paul? Si Baway. Happy Father's Day. Sabay nga ako, may tapos yun, ha? Pag-tugin ko kayong dalawa. Ano ko siya? Picture. Happy Father's Day. Sister Nail, po. Yeah. By her beloved, his beloved wife. My kids, po ba? Baka gusto ni ko yan lang na lang. Si Kuya Angelo po. Andito po, Kuya Angelo po. Next si Angelo. Ano si Angelo? Hello, pa si Angelo. Yes, si Jane. Thank you for having me. Wala.
Sa mga pictures po natin sa gitlang, nagkakabulong na kami. Next dito, angay na tayo. Happy Father's Day! Happy Father's Day! And of course, ako si FL, doon ko ng FL, ang ating ama na association. Tres! Tres! Happy Father's Day! Okay, yung mga babae, pakisigil na yung mga lalaki sa dun. May tag yan. Okay, Jana, Jana. Sige dyan, dyan muna kayo. Yan yung pangalawang surprise. And lastly, meron pa tayong isang surprise. Oh, sulit po kayo, Michael. Maglalaro tayo. Hindi ko maganda. Hanggang doon. Ayun na yan, boss. Sama kayo sa bilog. Dito ba kayo gutom? Ano yan? Dito kayo. Magla-live na lang ako, hindi napakain. Bisita muna. Lahat po ng visitors na andun pa sa gilid, andito po yung pika, pwede na po kayo panapit. Ano yun? Ayun, bisita. Kami. Pengin na rin sis. Si Sincha. Punta lang po tayo mag-vista, text meeting na lang. Lumipas ang panahon, nalaman ko nagsisinungaling sa akin si tatay. Ngunit, mga pagsisinungaling, nakapakanan ng anak ang iniisip. Sa bawat, sige lang anak, busig bago, ay ang katotohanan, gutom si tatay anak, pero mas kailangan niya. Sa bawat, hindi nilalamig si tatay anak, ay ang katotohanan, nilalamig si tatay, pero mas kailangan ng maliit mong katawan. At sa bawat, hindi pa ako inaantok anak, ay ang katotohanan,